Ang tatalakayin ko po ngayong araw na ito ay kung paano po timplahin yung penetrating wood stain po. Ayan. Gamit ko po ngayon ang Spero brand na penetrating. Ang penetrating wood stain po ay may sarili po siyang pangtimpla. Hindi po siya gagamitan dapat ng tinting color gaya po nito. Ayan. So hindi po dapat ito ang gamitin. May sarili po siyang pangtimpla. May mga kulay din po siya kagaya po ng tinting color. Pero penetrating po siya. Gaya po ng kulay black. Ayan po. Meron din pong kulay red. At syempre meron pong kulay yellow. So sa tatlong kulay na yan, makukuha na po kung ano po yung gusto ninyo. May mga ibang kulay din po yan. So sa akin, yung tatlong kulay, okay na po yan. Ang titimplahin ko po ngayon ay kulay maple. At ito po yung gagayahan ko. Ayan po. So kapag i-direct ko ng kulay yung maple na yan, ayan, hindi po makukuha yung kulay na yon. So kailangan ko pong i-adjust yung kulay gamit po yung tatlong kulay na yan para makuha ko po. Ngayon po, simulan na po natin yung ating pag-mix ng ating penetrating wood stain. Muli, ang gamit ko po ngayon ay Spero. Ayan po. Shout out nga pala sa taga Spero. Yan po ang gamit ko ngayon, ang kanilang brand na Spero brand. So, ibubuhos ko po dyan sa malaking lata para isa ang timplahan na po. Ang timplahin ko po ngayon ay meron pong 3 litro na maple. So, yan pa rin yung kulay. I-adjust lang natin ng kaunti. Ida-dark lang po natin. At dadagdagan po natin ang pangkulay nila. So, bakit nga ba kailangan kapag tayo mag-varnish gamit po ang penetrating? Eh, penetrating din ang gagamitin nating pangkulay. Bakit nga ba? Eh, kasi nga, yan po ang match para po sa kanya. Hindi po bagay o hindi po match pagka tinting color po ang ating gamitin para po dito. Malaki po ang kaibahan. So, muli, sabihin ko po sa inyo na sa pagtitimpla po ng penetrating, kung ang gamitin mo tinting color, eh wala pong pinagkaiba yan sa sanding sealer na nilagyan mo ng tinting color. So, medyo malabo po ang resulta. Alam po yan ang mga gumagamit po nito. So hindi po lahat na pintor na varnishador na gumagamit po ng penetrating wood stain. Ang penetrating wood stain po kasi ay mas mahirap gamitin kaysa oil wood stain o sa wood stain na tinitimpla po gamit ang tinting color at paint thinner. So mas mahirap po ito dahil lacquer type po ito. Alam naman po natin na kapag lacquer type, mas mabilis po siyang matuyo. Kapag oil, ay hindi po basta-basta matuyo ng basta. So, matagal po siyang matuyo unless patungan mo siya ng sanding sealer. Pero itong penetrating na ito, iba po ito. So ito po yung black. Sa pagtitimpla po ng penetrating wood stain, para ka rin magtimpla ng tinting color. Napaka-tapang po ng mga kulay nila. So, kailangan lang din po, tansyado mo yung kulay. Kunti lang pong ilagay. Dahil pag dinamihan mo, magda-dark na po. Mag-dark din po siya. Kaya din po ng tinting color. So, ayan po yung kulay red. Nagdadagdag ako ng kulay red dahil dinagdagan ko nga ng kulay black dahil gusto nga nating i-dark siya ng kaunti. So, ayan yung kulay niya. Ayan po. Pulang-pula, nakakala mo rin eh, dugo. Ayan. So, pagmasdan yung mabuti kasi nga
lalo na sa mga hindi pa po sanay, alam po may mga, maraming gumagamit ito, kaso lang may mga pintor din kasi tayong mga kasamahan na hindi pa po gamay kung paano po timplahin ang penetrating wood stain. So at least may idea po kayo ngayon kahit anong kulay ang inyong gustong palabasin, at least may idea kayo ngayon kung ano ang gamitin na pangtimpla. Ayan. So sa pagtitimpla po ng penetrating wood stain, ginagamit po ito bago at pagkatapos mag-sandy sealer. So marami po kasing katanungan kung kailan ba dapat i-apply yung penetrating wood stain, bago ba mag-sanding sealer o pagkatapos ng sanding sealer. Yan po ang kadalasan na tanong. Ang penetrating wood stain po, ginagamit po bago at pagkatapos mag-sealer. So pagka nag-stain po kayo, halimbawa bagong liha na kahoy, pag nag-stain po kayo tapos siyempre ipitin mo ng sanding sealer, at kung makuha na yung gusto nating kulay, siyempre hindi ka na magdadagdag. Pero kapag magdadagdag po kayo, mag-a-adjust. So ito na po yung gagamitin natin ngayon. Ito po yung pang-adjust. Ayan, titingnan ko po kung ano pa ang kalalabasan ng ating kulay. So kuha na po yung kulay. Kaunti na lang po ang diferensya. Ayan. So nagdadagdag po tayo ng kulay yellow. Titingnan po natin uli. Dahil medyo mapula ka kanina, titingnan po natin uli kung eksakto na ba talaga. So medyo sa tingin nyo parang mas dark ng konti, pero okay na po yan dahil marami pa po tayong ihalo dyan, gaya po ng lacquer glue, lacquer thinner, at clear gloss lacquer. So ito po yung pang-adjust ko na gagamitin, itong tinimpla ko ngayon. So maglalagay po tayo ng lacquer glue. Medyo damihan ko po ng lacquer glue dahil malamig po ang panahon. Ipantay ko lang po ang lacquer thinner. Ayan po. Tapos clear gloss lacquer. Mas maganda po kung clear gloss ang gamitin kaysa sanding sealer. Ayan. Bakit po natin lalagyan ng clear gloss ba? Wala po kasi siyang tibay pagka thinner lang at glue. So para mas makapit siya, mas matigas ang kapit, maglalagay po tayo ng clear gloss o kaya sanding sealer o kaya water white clear. Pero ang gamit ko po ngayon ay clear gloss lacquer. Ayan. So ito po yung pang-adjust. Spray po ang gagamitin ito. Kapag unang pahid pa lang doon sa kahoy, halimbawa, natural huwag mong haluan ng maraming clear gloss. Konti lang po dahil pupunas lang naman. Pero ito, spray po kasi ito. I-adjust na po natin ang pintuan na ito gamit po ang ating tinimpla na penetrating wood stain. At tip nga pala mga boss, kailangan mahina po yung hangin. Yan po ang dapat kapag tayo po ay magbuga o mag-adjust ng ating kulay gamit po ang penetrating. Kailangan mahinang mahina po yung hangin, at takpan niyo po yung mga sulok-sulok gaya nung ginawa ko. Nilagyan ko po ng dyari yung gitna. Dahil ang penetrating po, napakabilis po niyang magkulay. So mag-dark po yung mga sulok-sulok, lalo na sa mga kanto na yan, kapag hindi po siya lagyan ng tape o dyaryo. Pwera na lang kung dark ang kulay. Pero kapag light po ang kulay, kailangan mong maglagay po dahil makikita po ang diferensya, mag-dark po yung mga sulok-sulok. So ang gagawin ko po, iikot ko muna yan
sa pinto na yan bago ko tirahin ang gitna. So magdepende na po sa inyo kung alin po ang unahin ninyo, kung gitna ba o yung mga gilid-gilid. Ayan po. At mga boss, kung sino man po sa inyo ang hindi po po nakapag-subscribe sa ating channel, naway mag-subscribe na po kayo. Pindutin na rin po ninyo yung notification bell para isa po kayo sa unang makapanood kung ano man yung aking upload po dito sa ating channel. At mag-iwan po kayo ng like kung nagustuhan po ninyo ito. At kung mag-comment po kayo, kung pwede, doon po sa ating Facebook page para mas mabilis po kayong ma-replyan. Ang Facebook page po natin ay Paint and Varnish Solution. Ayan po. So doon po kayo mag-comment at naway i-follow niyo rin at mag-like po kayo para po madagdagan po yung ating follower. At mabilis po kayong ma-replyan doon po. Salamat po.